Nay, hayaan niyo na po ako. 15,000 po ang premyo dun sa singing contest sa barangay. Eh kapag naipanalo ko po yun ay makakabili na po ako ng gamot niyo. Sabi ng 13 taong gulang na si Clara. Sa kanyang ina ang nakahiga at nagpapahinga sa kama sa kwarto nito. Anak, eh may papanalo mo ba talaga yun? Eh hindi na't marami namang magagaling dito sa atin. At baka sumali rin sila doon. Hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo anak, pero kaya mo ba talagang manalo roon? May pagdududa ang kanyang ina. Nay, kung matalo man po ako ay ayos lang po. Ang importante po ay sinubukan ko po. Maya-maya ay biglang pumasok ang stepfather ni Clara na si Bobby. Ay nako Clara, huwag ka nang sumali sa singing-singing contest na yan. Magsasayang ka lang ng oras. Eh mabuti pa itulungan mo na lang ang tita mo sa pagtitinda sa palengke. Doon ay siguradong kikita ka. Tutulong naman po ko kay tita kapag po may time ako. Promise po, may papanalo ko po itong singing contest na yon. Sabi niya. Naku, napakayabang mo talagang bata ka. Narinig na kitang kumanta. Ang akala mo ba, ganun kang kagaling? Hindi ka naman magaling. Siguro, pwede na, pero mas marami pang mas magaling sa'yo dito sa barangay. Alam kong libre lang ang mangarap, pero minsan kailangan mo rin magpakatotoo sa mga pangarap mo. Napayak na lamang si Clara at pinunas niya ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Dahil sa labis siyang nasaktan sa mga sinabi ng stepfather. Bobby, hayaan mo na si Clara. Kung iyon ang gusto niya, ipagbigyan na lang natin. Imalay mo naman eh, manalo talaga siya. 10,000 rin iyon. Makakabili ako ng mga gamot sa sakit ko at makakabayad din tayo ng bayad sa upa at bills. Ay nako, pareho talaga kayong mag-ina. Masyado kayong hibang. Bahala nga kayo. Eh ang akin lang naman eh, kung ano ang makakabuti sa ating lahat dito. Sabi ni Bobby at saka umalis sa kwarto. Hinila naman ni Mel ang kamay ni Clara at niyakap ito sa dibdib niya. Tumulo naman ang luha ni Clara sa dibdib ni Mel. Anak, huwag mo nang pakinggan ang stepfather mo, Clara. Problemado lang iyon dahil niya hindi pa siya sinasahura ng kumpaya niya. Eh alam mo namang ganun kami, di ba? Kapag may problema sa trabaho ay minsan nadadala na namin dito sa bahay. Nagpunas ng luha sa mga mata si Clara at humiwalay ng yakap sa kanyang ina. Sige po nay, siguro po tama po ang sinabi ni tito na huwag na lang po akong sumali. Baka nga po tama ang sinabi niya na magsasayang lang ako ng oras sa pag-participate doon. Nasa sa'yo ang desisyon anak. Ikaw ang bahala. Basta't ang maipapayo ko lang sa'yo ay sundin mo kung anong isinisigaw ng puso mo. Sige po nay, punta na po ako sa palengke para po matulungan ko na po sa pagtitinda si tita. At nagtungo nga si Clara sa palengke kung saan nakapuesto ang tindahan ng kanyang titang si Miranda. Titay niya ito sa side ng kanyang yumaong ama. Natigil na sa pag-aaral si Clara ng mamatay ang ama. Hindi na kasi siya napag-aaral pa ng kanyang ina. Makalipas ang 2 taon ng yumao ang ama ay nakapangasawa ng bago ang kanyang ina. At ito nga ay si Bobby. Hindi maganda ang turing ni Bobby sa kanya. Ngunit ang kabutihan ay hindi rin naman siya nito pinabubuhatan ng kamay. Wala rin naman itong bisyo na kagaya na lang ng alak, sugal at sigarilyo. Ang hindi lang niya gusto sa stepfather ay ang pagiging suplado nito sa kanya at palaging pagtataas ng boses. Oh, anak, bakit nandito ka? Ang akala ko ba eh, hindi mo muna ako sasamahan niya yon sa pagtitinda para makapag-practice ka dun sa kanta para sa singing contest? Hindi na po tita. Umatras na po ako kasi tama po ang sinabi ni Tito Bobby. Hindi talaga ako mananalo roon. Kumunot naman ang noo ni Miranda. Ano? Sinabi niya yon? Napakawalang hiya talaga niyang lalaking yan. Mapagsabihan niya yung lalaking yan na magtanda. Huwag na po tita. Ayoko pong magkaroon pa ng problema. Lablab lang po tayong lahat. Ay hindi pwede yan anak. Anong karapatan niyang sabihin yun sa'yo na hindi ka mananalo? Sino ba siya? Siya ba ang judge?
Hayaan niyo na po, tita. Hindi naman talaga ako mananalo roon kasi magagaling ang mga kalaban ko. Eh, narinig niyo naman po yung ibang kasali, di ba? Kasi sinamahan niyo ako sa audition. Oo, anak. Alam ko. Narinig ko silang kumanta kaya nga naniniwala ako may pag-asa kang manalo roon. Napilitang umiti na lamang si Clara. Parang hindi talaga po ako mananalo roon. Ay nako, umuwi ka roon at mag-practice ka. Hayaan mo, bibigyan ka ng 200 pesos na sahod mo ngayon. Nakakahiya naman po. Ano ka ba? Para namang hindi mo ako, tita. Huwag ka na mahiya. Galingan mo na lang para kapag nanalo ka, bayaran mo na lang ako. Kung hindi ka man manalo, maging mabait ka na lang sa mama mo. At iyon na lang ang ibayad mo sa akin. Gustong-gustong ituloy ni Clara ang pagsali sa naturang contest. Ngunit nawala ang lahat ng kumpiyansa niya sa katawan matapos ang sinabi ng stepfather. Pero salamat sa kanyang tita at ina at kahit papaano ay nagkaroon siya ng pag-asa na ituloy ito. Tingin niyo po ba talaga mananalo ako doon, tita? Kasi nakakahiya po kapag natalo ako. Alam mo ba kung sino ang mga talunan? Sila yung mga taong hindi man lang sumusubok. Wala nakakahiya sa pagkatalo. Lahat ng tao ay pinagdadaanan yan. Kapag hindi ka natatalo, ang ibig sabihin ay hindi ka sumusubok. Nauunawaan mo ba ako? Natuwa naman si Clara sa sinabing ito ng tita dahil lubos itong tinunaw ng kanyang utak. Napangiti na lamang siya. Sige po, tita. Tutulungan ko na lang po muna kayo sa pagtitinda. Tapos mamaya po ay pupunta po ako kina Aling Perla at doon po ako magpa-practice. Hindi po kasi ako pwede mag-practice sa bahay dahil po baka malaman po ni Tito Bobby at baka kung ano-ano na naman po ang sabihin niya. Sige lang, anak. Buisit talaga yung stepfather mo eh. Natawa na lamang si Clara sa pagmumurang ito ng kanyang tita. Nanatili pa siya roon ng 3 oras at matapos ay inabutan na siya ng tita ng 200 pesos. Nagpasalamat naman siya at matapos ay nagtungo na siya sa bahay ng mabait nilang kapitbahay na si Aling Perla. Ilang bahay pa ang layo nito mula sa bahay ng kanyang mga magulang. Aling Perla, pwede niyo po ba akong tulungan gumaling sa pagkanta? Tanong ni Clara. Oo naman, Clara. Pwedeng-pwede. Wala naman akong ginagawa sa ngayon. Nga pala. Ano, sasali ka ba doon sa singing contest? Kaya nga po, Aling Perla, sa'yo po ako lumapit kasi po alam ko pong veterana na po kayo pagdating sa pagsali sa mga contest. Maraming beses na po kayo nanalo noon ng mga nakaraang taon, di ba? Oo, Clara. Hindi naman ako magaling. Pinalad lang talaga akong manalo. Humble na sabi ni Aling Perla. Halika nga't pumasok ka sa loob at tuturuan kita. Pumasok nga si Clara sa loob at pinaupo siya ni Aling Perla sa malambot na sopa. Doon ay tinuruan niya siya nito kung paano gamitin ang tama sa pagkanta ang boses. Habang tinuturuan siya ni Aling Perla, sa labas naman ng bahay ay palihim na nakikinig ang mag-inang sina Aling Victoria at Micaela. Alalang-alala si Victoria habang pinapakinggan ang pagkanta ni Clara. Aminado kasi siya na napakagaling ng batang ito. Anak, iyan yung bata nag-audition noon sa barangay. Napakagaling niya. Diyos ko. Mama, ang galing nga niya. Parang hindi ko yata matatalo yan eh. Sabi naman ni Micaela. Hinding-hindi pwede iyon. Hindi pwedeng hindi ka manalo dahil sayang ang premyong yun. Diyos ko, 10,000 rin yun. Mabuti pa igalingan mo na lang. Halika, dadaling kita kay Myra at tuturuan ka nun kung paano kumanta. At dinala nga ni Aling Victoria ang anak sa kapitbahay na si Myra. At doon niya ay ipinaliwanag kung gaano nila kagustong manalo sa singing contest. Halos 2 oras ding tinuruan ni Aling Perla si Clara sa pagkanta. Okay na siguro yun. Magaling ka naman pala at madali lang turuan. Araw-araw mo na lang kantahin ang mga kantang iyan para mas masanay ka. At ang pinaka-importante, huwag na huwag kang kakabahan dahil nakakaapekto yun sa pagkanta mo.
Kaya nga po, Aling Perla, maraming salamat po ha. Kapag nanalo po ako, promise po, bibigyan ko po kayo ng balato. Naku, wag na Clara. Mas kailangan nyo yun ng nanay mo, ang pera kaysa sa akin. Masaya na akong nakatulong ako sa'yo. Sige po, kung ganun, maraming salamat po ulit ha. At matapos nga nun ay umalis na si Clara at umuwi na siya. Ibinigay niya sa kanyang ina ang 200 pesos na sinahod niya sa pagtatrabaho kay Miranda. Ayan po nay, nga po pala, itutuloy ko na po ang pagsali sa singing contest kasi po, na-inspire po ako sa sinabi ni tita. Sabi niya po, ang mga taong talunan ay ang mga taong hindi sumusubok. Kaya gusto ko rin pong subukan kahit tingin ko po ay maliit ang chance ako na manalo doon. Gumiti naman ang kanyang ina. Tama ang sinabi mo at tama ang sinabi ng tita mo anak. Basta kung ano ang gusto mong gawin ay nakasupport lang ako sa iyo ha. Makalipas ang ilang araw, isang linggo na lamang ito bago mag-umpisa ang singing contest. Pinuntahan ni Myra sina Victoria at Micaela sa bahay nito. Mare, napadaan ako sa bahay ni Aling Perla. Tinuturuan pala niyang kumanta yung anak ni Aling Mel. Ang galing ng anak niya, in fairness naman. Ayun na nga Mare, ituruan mo itong anak ko. Alam kong magaling siya pero sigurado namang may mas igagaling pa siya sa pag-awit. Naku Mare, pasensya na ha. Sa totoo lang ay hindi sa sinasabi kong pangit ang boses ng anak mo. Talentado naman siya. Ang problema nga lang ay mas magaling talaga yung anak ni Aling Mel eh. Kahit ano pang turo ang gawin ko ay wala na. Finish na. May nanalo na. Grabe ka naman sa anak ko, Mare. Gagawin ko pa rin naman ang best ko, Mare, para mas gumaling pa siya. Ang akin lang eh, sana eh kung ano man ang maging resulta ng contest ay huwag mo kong sisihin. Bakit naman kita sisisihin? Huwag ka mag-alala. Dadagdagan ko yung ibibigay ko sa'yo para lang maturuan mo ng tama ang anak ko. Nako, nakakahiya naman. Tanggapin pa yung dagdag kung alam kong... Huwag na, huwag mo nang dagdagan. Habang tinuturuan ni Myra si Micaela ay nasa gilid lamang si Victoria. At nag-aalala na baka mauwi lang sa wala ang lahat ng effort niya. Bukod doon ay nagsimula siya magdalawang isip kung tama pa bang naglabas siya ng pera para lamang turuan si Micaela. Ani ay baka masayang lang ang perang yon. Kaya naman nag-isip siya ng iba pang diskarte kung paano may papanalo ang anak. Hanggang sa may naisip siya. Masama itong ideya pero wala na siyang ibang magagawa kung hindi ang gawin ito. Nagtungo siya sa kakilala niyang mambabarang. Isa itong matandang babae na may mahaba at kulot na buhok. Ang buong kasuotan nito ay kulay itim. Ano ang dahilan at naparito ka ginang? Tanong ng mambabarang na nandidilat ang mga mata. Ginang, ano kasi? Gusto ko sanang manalo sa pa-contest yung anak ko. Ang kaso, may kalaban siya sa contest na napakagaling kumanta. Pakiramdam ko hindi siya kayang talunin ng anak ko. Baka naman may magagawa ka para manalo ang anak ko. May magagawa nga ako. Pero hindi ito libre. Nandidilat pa rin ang mga mata na sabi ng matanda. Yes po, handa po akong magbayad ginang. Magkano po ba ang singil nyo? 2,000. Nagdalawang isip si Victoria kung itutuloy ba niya ito. Masyado kasi itong malaki. Ngunit ani ay 15,000 lamang ang kapalit nito kapag naipanalo ito ng kanyang anak. Kaya naman sa uli ay pumayag na lamang siya. Sige po ginang, pero ibibigay ko po sa inyo ang 2,000 kapag nanalo ang anak ko. Siyempre, hindi naman ako nakakasigurado na mananalo nga ang anak ko. Ayos lang. Bumalik ka sa akin dito matapos na manalo ang anak mo. Dito ka lang at kukuha lang ako ng poison sa loob ng aking munting tirahan. Sabi ng matanda. Napangiti naman sa tuwa si Victoria. Ayos po, maghihintay ako rito. At pumasok nga matanda sa loob. Halos 5 minuto ito roon hanggang sa lumabas din ito.
Paglabas ay inabutan niya ng isang napakaliit na bote na may itim na likido. Nagtataka naman itong tinanggap ni Victoria. Ano ko ito, Ginang? Iyan ay isang likido. Kapag ginalo mo yan sa inumin ng taong tinutukoy mo na gusto mong talunin ang anak mo, masisira ang kanyang boses sa loob ng isang linggo. Dahil doon ay hindi siya makakakanta. Paliwanag na matanda. Napangiti naman sa tuwa si Victoria. Lubusan siyang nasabik. Sige po, Ginang. Ipapainom ko po ito sa kanya. Babayaran ko po kayo matapos ang kompetisyon. Pangako po yan. Ipangako mo yan sa akin, Ginang. Dahil kilala mo naman ako, di ba? Hinding-hindi kita patatahimikin sa oras na niloko mo ko. Natawa naman si Victoria upang pagaanin ang kanilang atmosphere. Ano ka ba naman, Ginang? Bakit naman kita lulukohin? Alam ko naman kung ano ang kaya mong gawin. Basta, iaabot ko po sa inyo ang 2,000 matapos ang kompetisyon at pangako po iyan. Mabuti na nagkakaintindihan tayo, Ginang. Sabi ng matanda. At matapos nga nun ay umalis na siya at tumuwi. Ipinaliwanag niya sa anak na si Micaela ang pagpunta niya sa mambabarang. Tuwang-tuwa pa si Micaela nang malaman ang effort ng ina. Mama, siguradong mananalo na ako ngayon. Thank you very much, Mama. The best ka talaga, Mami. Ay nako anak, ano ka ba? Alam mo namang gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kinabukasan ay inabangan ni Victoria na mapadaan si Clara sa kanilang bahay. Alam kasi niyang papunta ito sa bahay ni Aling Perla. Anak ni Mel, kamusta ka? Matagal ka nang hindi nakakadaan dito ah. Pagtawag niya nang matanaw niya ito. Ngumiti naman si Clara. Hindi po, Aling Victoria. Palagi po ako nakakadaan dito kasi palagi po akong pumupunta sa bahay ni Aling Perla. Ganun ba? Ngayon lang kasi kita nakitang napadaan dito. Ay sakto. Inumin mo itong juice bago ka pumunta kay Aling Perla. Itatapon din kasi namin kasi busog na itong anak ko. Kaysa na itapon namin ito, sa'yo na lang. Naiya namang tanggapin ito ni Clara pero hindi na siya nakatanggi pa sapagkat inabutan na siya ni Aling Victoria nito. Tinanggap na lamang niya ito ng napipilitan. Salamat po Aling Victoria ha. Walang problema anak, sige na, inumin mo na. At ininom nga niya ito. Nakakalahati siya ng inom. Ito po Aling Victoria, salamat po ulit. Sabi niya habang inabot muli sa matanda ang baso. Lingid sa kanyang kaalaman ang juice na ininom niya ay ito pala ang may halong lason na nakakasira ng boses. Napangiti na lamang sa tuwa si Aling Victoria. Pakiramdam niya ay abot kamay na niya ang kanyang mga pangarap. Matapos noon ay nagpaalam na si Clara at nagpunta na siya sa paglalakad patungo sa bahay ni Aling Perla. Hello po Aling Perla, bibisita lang po ako at magpapalamig lang kasi ang init sa bahay. Walang problema anak, ready ka na ba para bukas? Yes po, ready na po ako, excited na po ako ng sobra eh. Ako rin, sana'y manalo ka. Bago matulog, mamaya ay manalangin ka muna sa Panginoon at magdasal din. Humingi ka ng kapatawaran sa Kanya para naman mapagbigyan niya mga bagay na hinihiling mo sa Kanya. Kaya nga po Aling Perla, naniniwala po ako na sa tulong po ng Panginoon ay may papanalo niya po ako. Pero kung hindi man po, ay masaya naman po ako roon kasi tama po ang sinabi ni Tita sa akin na mga talunan ay ang mga taong hindi sumusubok. Kinabukasan, alas 7 ng magising si Clara dahil sa paggising sa kanya ng stepfather. Iha, bangon ka na dyan at maglalaba ka pa, sabi ng kanyang ama-amahan. Bumangon niya si Clara. Sige po, tito. Sabi niya at nagulat siya nang marinig ang sariling boses. Paos kasi siya ngayon. Oh, anong nangyari dyan sa boses mo? Tanong ng stepfather. Napahawak sa leeg si Clara habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Gulat na gulat siya at the same time ay binalot din siya ng takot at kaba. Hindi ko po alam, Tito Bobby. Paos na sabi niya.
Napailing na lamang ang tito. Ayan kasi, kanta ka ng kanta kaya ayan na nangyayari sa boses mo. Bumango ka na dyan at maglaba ka na. May pasok pa ako mamayang tanghali. Baka mamaya ay hindi pa matuyo mga damit ko. Wala na akong damit sa drawer. Labis na nag-alala si Clara ng mga sandaling iyon. Mamayang gabi na kasi ang singing contest at hindi siya pwedeng mapaos dahil siguradong hindi na siya makakasali sa patimpalak. Maya-maya ay bigla siyang sinigawan ng kanyang stepfather at sinabing magmadali na sa pagbangon upang makapaglaban na siya. Nagulat naman siya sa sigaw na iyon at mabilis siyang gumalaw upang masimula na niya ang paglalaba. Hindi pa siya kumakain ngunit ito kaagad ang panimula ng kanyang araw. Habang naglalabas siya ng mga damit ay walang ibang laman ang kanyang isipan kung hindi ang kanyang paos na boses. Naparuwa pa siya dahil tingin niya ay sinasadya talaga ng Panginoon na mangyari ito upang hindi siya makadalo sa patimpalak. Nauwi lang sa wala ang lahat ng practice niya kaya napakalaki ng panghinayang niya. Halos isa't kalahating oras din niyang nilaban ang damit ng kanyang mga magulang. Matapos ay pinuntahan niya ang ina sa kwarto nito at pinainom ng gamot. Hindi siya nagsasalita dahil ayaw niyang marinig siya ng ina na paos ang boses. Ayaw niyang kaawaan siya nito. Tinanong siya ng ina at tanging tango at iling lamang ang sinasagot niya. Dahilan upang magtaka ang kanyang ina. Bakit ba hindi ka nagsasalita anak? May problema ba? Umiling muli si Clara. May problema ka ba anak? Sabi mo sa akin, malay mo'y matulungan kita. Iniingatan mo ba ang boses mo para sa contest mamaya? Napaluha na si Clara dahil hindi na niya kaya ang nararamdaman. Ay, ang pangit po ng boses ko ngayon. Napaus ako bigla pagising ko kaninang umaga. Paliwanag niya. Nagulat at nasundan ang awa naman si Mel. Hindi na siya makapagsalita pa at sa halip ay hinawakan niya ang kamay ng anak. Hinila ng marahan at niyakap. Ayos lang yan anak. Ang mahalaga ay gumawa ka ng paraan. Ayos lang yan kung hindi ka makakasali. Pag-comfort ng ina. Humagulgol na lamang sa pag-iyak si Clara buong maghapon. Alas 8 ng gabi ang simula ng singing contest. Alas 6 na at pinipilit pa rin ni Clara na manumbalik ang kanyang boses. Ngunit ayaw talaga nitong bumalik. Inantok siya sa kakaiyak niya. Lord, please po, pakiusap po. Ibalik niyo na po sa akin ang boses ko dahil gustong gusto ko po talagang makakanta. Sabi niya sa Panginoon at tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Hanggang sa nakatulog siya ng mahimbing. Nagising siya ng alas 7 ng gabi dahil sa paggising sa kanyang ina. Nang magising siya, ipakiramdam niya ay napakahaba ng tulog niya. Anak, ayaw mo bang pumunta sa singing contest? Kahit hindi ka makakasali ay pumunta ka pa rin doon dahil maraming tao roon. Siguradong masaya roon. Hindi na po, Nay. Sagot niya at nanlaki ang mga mata niya. Napahawak siya sa kanyang leeg habang nanlalaki ang mga mata. Narinig kasi niya ang sariling boses at sigurado siyang bumalik na sa dati ang maganda niyang boses. Nagulat din ang kanyang ina. Anak? Parang bumalik na yata ang boses mo sa dati. Magsalita ka mo ulit. Mama, bumalik na ba talaga ang boses ko? Sabi ni Clara at mas nagulat pa siya. May halong labis na tuwa at pagkagulat niyang ito. Subukan mo nga kumanta anak. Naglaro ng lalamunan si Clara at huminga ng malalim. At pagkatapos ay sinubukan na nga niyang kantahin ang kantang kakantahin niya mamaya. Hinanta lamang niya ang chorus ng kantang yon. At hindi siya makapaniwala na sa wakas ay talagang bumalik na ang kanyang boses sa dati. Napaiyak siya sa labis sa tuwa. Nayakap na lamang niya ang kanyang ina dahil sa matinding kagalakan. Tumingin sa oras ang kanyang ina at 7:30 PM na. 30 minuto na lamang ay mag-uumpisa na ang singing contest. Anak, sumali ka na sa singing contest. Bilisan mo, maligo ka na at magbihis.
Tuwang-tuwa ang mag-ina ng mga oras na yon. Habang naliligo si Clara sa banyo ay nakaukit lamang sa kanyang ngiti sa mga labi. Walang kasing saya ang kanyang nararamdaman. Napaluha pa siya nang maalala niya ang dalangin niya sa Panginoon bago siya natulog kanina. Naniniwala siyang ang Panginoon ang nagpagaling sa kanya. Kaya naman napakalaki ng pasasalamat niya rito. Nang matapos siyang maligo at magbihis ay hindi muna siya kumain. Gusto kasi niyang maganda ang sitwasyon ng kanyang tiyan at bibig kapag sumalang na siya sa entablado mamaya. Bago umalis ng bahay ay nagpasalamat siya sa Panginoon at muli siyang nanalangin at tumingi ng tulong sa Panginoon na sana'y maipanalo siya. Nang matapos ay nagtungo na nga siya sa barangay. Kahit na simple lamang ang kanyang damit ay hindi niya ito ikinahiya. Nang dumating siya roon ay nakita niyang magaganda ang kasuotan ng mga katunggali niya. Pinagtawanan pa siya ng mga kapwa kalahok ngunit pinili niyang huwag pansinin ang mga ito. Samantala nakita siya ng mag-inang Micaela at Victoria. Mama, bakit nandito ngayon si Clara? Tanong ni Micaela. Hindi ko alam anak. Yung akala ko'y masisira ang boses niya. Iyon ang sabi ng mambabarang nakausap ko. Tunggon ni Victoria ng pabulong upang walang makarinig sa kanya. Hindi kaya peke ang mambabarang na yon? Siguro nga anak. Kung totoo nga mambabarang ang matandang yon, dapat ay wala ngayon dito si Clara. Wisit talagang matandang yon. Paniwalang paniwala pa naman ako sa kanya. Binalot ng inis ang mukha ng matanda. Mama, paano ngayon yan? Paano kapag natalo ko ni Clara? Hindi yan. Basta huwag ka lang kabahan. At saka meron naman 5,000 yung second prize. Mama, gusto ko talagang manalo. Shhh! Basta kumanta ka na lang. Huwag ka nang marami pang dada. Bababa na ako at pupunta na ako sa audience. Huwag kang kakabahan ha, kung hindi lagot ka sa akin. Ngunit mas lalong kinabahan si Micaela. Tiningnan pa niya ng masama si Clara dahil sobrang nai-insecure siya rito. Wisit ka talagang babae ka. Panira ka talaga sa mga gusto ko. Sabi pa niya sa boses niya. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nagsimula na ang patimpalak. Isa-isa ng kumanta sa stage ang mga batang kalahok. Sa harapan nila ay 5 judges at ang audience. Pumunta pa roon si Aling Perla at ang kanyang tita. Ang kanyang ina ay hindi nakapunta sapagkat may sakit pa rin ito at hindi ito pwede sa mataong lugar. Si Clara ang pinakaunang nagtanghal at matapos niyang magtanghal ay manghang-mangha ang audience. Talaga naman kasing napakagaling ng batang si Clara. Halos isang oras ang nagtagal dahil pinag-isipan pa muna ng mga judges kung sino ang mananalo. Sa loob ng isang oras na yon ay nagpatawa muna ang host sa harap ng audience. Samantala, mabilis ang kabog sa puso ni Aling Victoria dahil kung siya ang tatanungin, based sa mga narinig niyang pagkanta kanina ni Clara ay talagang ito ang pinakamagaling at hindi na kailangan pang pagtalunan. Bagamat nawala na ang pag-asa niyang manalo ang anak ay may kakarampot na pag-asa pa rin ang natitira sa puso niya. Maya-maya ay inanunsyo na nga ang nanalo at ito ay walang iba kung hindi si Clara. Pangalawa lamang si Micaela. Galit na galit siya sa resultang ito, ngunit wala siyang ibang nagawa. Sa kabila ng kanyang galit, kagalakan naman ang bumuo sa puso ni na Aling Perla at Miranda nang i-anunsyong si Clara ang nanalo. Proud na proud sila kay Clara. Masaya nga ang naiuwi ni Clara ang pera galing sa patimpalak. Kagad niyang ibinigay sa kanyang ina ang pera. Proud na proud sa kanya ang ina. Kinabukasan na ay binilhan din niya kaagad ng mga gamot ang ina. At nang sumunod na 4 na araw ay gumaling na rin ito kaagad. Ang ilang pera mula roon ay pinambayad nga nila sa bills sa bahay. Nagabot din si Clara ng balato kay Aling Perla na siyang naging katulong niya upang mapaganda pa ang kanyang pagkanta.
Higit sa lahat ay hindi kinalimutan ni Clara na pasalamatan ang Panginoon dahil ito ang nagbigay sa kanya ng gintong boses na mayroon siya ngayon. Samantala, may kumatok sa bahay ni Aling Victoria. Binuksan niya ito at nainis siya nang makita ang mukha ng matandang mambabarang. Matagal kong hinintay ang bayad mong 2,000. Magbabayad ka ba o hindi na? Nag-cross arms naman si Aling Victoria. Bayad? Bakit ako magbabayad eh hindi naman nasira ang boses ng kalaban ng anak ko? Eh hindi pa nga siya nananalo. Kaya bakit kita babayaran? Kung ganon ay hindi mo ba talaga ako babayaran? Oo. Hindi kita babayaran dahil wala namang kuwenta yung lason mo. Nanliit ang mata ng matandang tinitingnan siya. At matapos ay hinawakan niya ang buhok ni Aling Victoria at kumuha ng isang hibla ng palihim. Ano ginawa mo? Pagtataka ni Aling Victoria. Napakaganda mo, Ginang. Sabi ng matanda at ikinawirdo ni Aling Victoria. Umuwi ka na, tanda, dahil hindi mo ako mapeperahan. At sinara ni Aling Victoria ang pinto ng bahay. Kinabukasan, nagising na lamang si Aling Victoria na puro kulubot ang kanyang muka. Napasigaw na lamang siya at hindi alam ang kanyang gagawin. Ngunit iisang tao lamang ang alam niyang makakagawa nito. Ito ay walang iba kung hindi ang matandang sinabihan niyang peking mambabarang. Tunay ngang hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Katulad na lamang sa nangyari kay Clara ay ang Panginoon ang naging kasangga niya laban sa kasamaang plano ni Clara. Totoo ngang ang Panginoon ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na to. Maraming salamat po sa lahat na nakaabot sa huling bahagi ng ating kwento. Sa mga bago pa lamang at hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na kayo. I-hit na rin po ang notification bell. Nang sa gayon ay palagi kayong update tuwing meron tayong upload. Yun lamang po at sa muli ito ang Dagit TV. Nagpapaalam. Peace out.